diba? Darkest na siya, pero maputik pa rin siya sa skin ko. Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawin natin ang isang review ng Skin Saver Tint, Skin Saver na tinted sunscreen ni Anakai. So, I got in the shade tan. And for this product, meron siyang 4 active vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, and centella asiatica. And to be honest, for its price is 688 pesos, tapos meron kang 4 actives. I think if hiyang ka sa mga products na to, sulit siya in a way na isang product na lang yung bibilihin mo instead of sobrang daming products. And for people na on the go and laging nagmamadali, kagaya ko, sobrang perfect na tong product na to. So, I got in the shade tan. This is not a first impression video kasi na-try ko na siya and nakapanood na rin ako ng other reviews about this. And totoo nga yung sinasabi na na sobrang thick ng product. As you can see, hindi siya gumagalaw. And sobrang moussey niya. And this is half pump. This is in the shade tan. So, if mas darker ka pa compared sa akin, baka mahirapan kang maghanap ng shade. Kasi tatlo lang yung shade na meron siya. And this is the darkest. So, diba? Darkest na siya pero maputik pa rin siya sa skin ko. Pero, as we go along, parang nag-tone adapt siya. As I said, hindi nga ito first impression. So, na-try ko na siya. Ayan siya. So, meron ako ditong very malala na scarring. Kasi, nagpa-facial ako yesterday. Tapos, pina-injectionan ko yan. Nakita niyo ba? Ayan o. Hindi siya full coverage. Pero, girl. Diba? Ang ganda nung finish na. Ang ganda nung glow niya. And, sabi nga ni Anakai, it's important to still prep your skin properly. So, for me, ginawa ko na ako ng mukha tone, moisturize ng face. I used my Medeca cream as my moisturizer. And, ayan siya. This is in the shade tan. And, kaya sobrang ano ko ah. Morena talaga ako. Maputi lang yata akong tignan gawa nung ilaw. Kasi nakatapat ako sa bintana. So, wala akong control dun sa light. But, ayan siya. This is in the shade tan. Again, if meron kayong mas darker skin tone, baka mas mahihirapan kayo na maghanap ng shade. But I think nararamdaman ko maglalabas talaga pa si Anakai ng other shades. Fingers crossed. Ayan. So, once blended out, okay naman siya sa skin ko. Hindi naman siya yung sobrang lutang. As you can see, diba? Hindi naman siya sobrang parang lutang na lutang. And so, perfect siya. Perfect siya for everyday use. Kasi meron siyang coverage. Yung coverage niya, if you're a fan of full coverage foundation, this will not work kasi hindi naman siya meant to do that. It's more of really yung mga no makeup look, ganun. And then, I'll finish off yung aking makeup. I'll be using the Nichido blush. And I will not set my face with anything para all throughout the day makita ko if okay ba yung oil control niya. Okay lang din for me kasi yung tinted sunscreen or yung sunscreen in general, it is made to be reapply every 3 or 4 hours. So, ayan. So, perfect to pag mga nag-office, ganyan. Or yung mga nasa field palagi. And you want yung no makeup look, pero voice pa din. Okay.
And I'm done with my makeup. Sobrang bilis lang talaga. Actually, dinagdagan ko nga lang to ng blush. Usually, hindi na ako nagbablush. But for this look, ayan. Okay, mag-curl pa tayo ng lashes. Tinitignan ko siya sa camera. Ang ganda niyan. Ang ganda ng register niya sa camera. And meron siyang parang blurring effect. Ito kasi mga acne scars to na deep. So, hindi na ako umaasa na matatakpan or mabablur out niya yan. But for yung mga pores ko dito, ganyan, it's really beyond acceptable. It is good. As in, super okay siya. So, this is in the shade 10. Okay naman yung kanyang shade pagdating sa skin ko. This is, again, natural light. Wala akong artificial light for this one. So, para meron kayong reference kung ano yung shade na kukunin nyo the next time na magkaroon ng available. Yeah. Thank you guys for watching!